Amen. Tunay po na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So ngayon po tayo ay magse-celebrate ng ating the resurrection of our Lord Jesus. Although our Lord is alive forever. So ito po isang pag-alaala na tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng panibagong buhay sa kanyang piling. Dahil sa kanyang pagkabuhay namang muli tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapayapaan at pag-asa sa ating buhay dahil ang Diyos ay namatay para sa atin at ang Diyos ay nabuhay para sa atin. So ang ating pong teksto na gagamitin sa umagang ito ay kinuha ko sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 28. Ito po yung the importance of Christ's resurrection. So importante po ang pagkabuhay ng Panginoon para sa ating lahat at sa buong mundo. Dahil kung hindi siya nabuhay, hindi tayo mabibigyan ng pagkakataon na makasama ang ating Panginoon. So lahat po kayo na nakikinig dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, at ang lahat po ng nakatuon ngayon sa ating FB Live, nawa po ay kumilos ang Diyos, mangusap ang Diyos sa puso ng bawat isa, buksan ng Panginoon ang puso at isipan ng bawat isa, buksan ng Panginoon ang pangunawa at makita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Na makita natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin at makita natin yung purpose kung bakit ang Diyos ay namatay at kung bakit ang Diyos ay nabuhay para tayo ay magkaroon ng connection sa ating Panginoon. So sige po, makipagbukas po kayo sa akin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 28. First Corinthians 15 verse 12 to 28. Verse 12 in 1 Corinthians 15. Verse 12, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of death? Verse 13, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. And verse 15, and we apostles would all be lying about God, for we have said that God raised Christ from the grave, but that can be true if there is no resurrection of the dead. In verse 16, if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. Verse 17, and if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still under condemnation for your sins. And last verse, in that case, all who have died believing in Christ have perished. 19, and if we have hope in Christ only for his life, for this life, we are the most miserable people in the world. Verse 20, but the fact is that Christ has been raised from the dead. He has become the first of a great harvest of those who will be raised to life again. Verse 21, so you see, just as death came into the world through a man, Adam, now the resurrection from the dead has begun through another man, Christ. Verse 22, everyone dies because all of us are related to Adam, the first man, but all who are related to Christ, the other man, will be given new life. Verse 23, but there is an order to this resurrection. Christ was raised first. Then when Christ comes back, all his people will be raised. Verse 24, after that, the end will come when he turned over the kingdom over to God the Father, having put down all the enemies of every kind. Verse 25, for Christ must reign until he humble all his enemies beneath his feet.
Verse 26, and the last enemy to be destroyed is dead. Verse 27, for the scriptures say, God has given him authority over all things. Of course, when it say authority over all things, it does not include God himself who gave Christ his authority. And last verse, when he has done this, then the Son himself will be subject to him who put everything under him so that God may be all in all. Tayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito na muli mong ibinigay sa bawat isa sa amin, na sa oras na ito na aming pag-alaala sa iyong muling pagkabuhay, O Diyos. Nakita namin, O Diyos, ang kahalagahan ng iyong pagkabuhay ay isang pag-asa, kapayapaan at buhay na walang hanggan sa buhay ng mga bawat naniniwala at nagtiwala sa iyo at tumanggap sa iyo, O Diyos. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, kumilos ka sa aming kalagitnaan, mangusap ka sa puso ng bawat isa, buksan mo ang isipan, pangunawa ng bawat isa sa umagang ito, O Lord God. Ikaw nga po, O Diyos, ang tunay na mangusap sa bawat isa sa oras na ito sa pamamagitan ng iyong abang lingkod na magbabahagi ng iyong salita, O Diyos. Lord, I am nothing without your power, without your knowledge, without your wisdom, without your strength and boldness na maibahagi ang iyong salita sa umagang ito kung hindi mo po ako sasamahan, O Diyos. Dahil ikaw ang aking Diyos na pinaglilingkuran sa oras na ito, O Lord, na alam ko na kasama kita, Panginoon, sa umagang ito dahil ikaw ang tunay na mangungusap sa puso ng bawat isa. Sa iyo po namin, O Diyos, itinataas ang oras na ito, O God, at ikaw po, O Diyos, ang maitaas at maparangalan sa buhay ng iyong abang lingkod sa umagang ito, O Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang buhay po, mga kapatid, sa araw na ito na tunay na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapagpuri at makapagpasalamat at makapagbigay ng best offering sa ating Diyos. Na sa kabila po na tayo ay walang face-to-face sa physical service, tayo po ay sama-sama na magpupuri at magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan po ng panonood natin sa ating FB Live Sunday service. Ito po yung resurrection celebration natin para sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso, mga kapatid, sa umagang ito. Makita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kung kayo po ay nakinig kagabi sa Bible study ng ating Reverend Pastor Lucio Dutosme, tunay po na makikita niyo, nakita niyo yung kadahilanan kung bakit namatay ang Diyos sa atin. At ngayon naman po, makikita natin kung bakit kailangang mabuhay ang Panginoon para sa atin. Ito po ay para sa ating panibagong buhay na hinaharap na kasama ang ating Panginoon. Alam niyo po, napakasarap po na nasa piling ng Diyos. Kasi pag tayo ay nasa piling ng Diyos, tayo po ay patuloy na sasamahan ng ating Panginoon. Intro. Nawala yung ating intro. Ayan. Wait po. So, ang sumulat po ng Corinthian, ito pong Corinthian ay sinulat ni Paul at si Paul po ay sumulat sa mga taga-Corinto para po ito ay ma-encourage sa ang mga mananampalataya that time. Alam naman po natin na sa bawat iglesia, nagkakaroon po tayo ng problema o tayo ay nakakasubok ng mga problema, nakakaharap natin yung suffering, persecution, at tunay na tayo po ay binibigyan ng
katagumpayan ng Panginoon. So makikita po natin dito sa ating pag-aaralan na dito po sa New Testament offering that somebody of verse Jesus Christ was buried, was raised on the third day to be glorified state. So ang author po ng ating ng Corinthian ay si Paul, which was the first letter to wrote to the church he had started in Corinth. So nakita po natin na ito ang unang sulat na ibinigay ni Paul at ito po ay tunay na nagbibigay ng kalakasan sa kanila. Paul sent his letter to give instruction and advice as there were some questions that have arisen in the church. So sumulat siya sa Corinthian church para sila ay i-advise o bigyan ng instruction sa mga question na kanilang hindi maunawaan o yung mga pinagtatalunan that time ng mga mananampalataya. There were some converts in the church in Corinth that were saying that there will be no instruction of the dead. So that time, marami po ang mga bago pang mananampalataya na nagtatalo-talo o nag-uusap na totoo ba na ang Panginoon ay nabuhay? Totoo ba na si Jesus Christ ay nabuhay? So marami ang nagsasabi na hindi daw nabuhay, merong nabuhay, pero nakikita po naman natin sa scripture o sa Bible na ang Diyos ay namatay na at ang Diyos ay muling nabuhay. So yun po, kung hindi po kasi nabuhay ang Panginoon, so hindi natin tatamasain yung pagpapala na meron tayo ngayon. So sabi dito, Paul remind them in chapter 15, verse 3 to 8, where instruction has seen Jesus. So, na-crucified ang Panginoon, has seen Jesus then by the 12 disciples. So, nakita natin na pinakita dito sa talata na may nakakita na ang Panginoon ay nabuhay that time. Maging ang 11 disciples, nakita po nila that time, kung natatandaan niyo po ang 11 disciples that time, nung sila ay pinagpakitaan ng Panginoon na isang bahay sila, na nananalangin at magkakasama sila that time. So nung pumasok ang Panginoon, nakita nila talagang na si Jesus Christ pala ay tunay na nabuhay. At the same times, nandun din po yung nagpakita din ng Panginoon dun sa 500 Christ followers. Nagpakita din po siya. Nung after na siya ay namatay at nung siya ay nabuhay, napatotoo yung prophesies o patotoo yung sinabi ng Diyos na pag siya ay muling nabuhay, makikita pa rin siya. At nakita po natin sa mga talata or sa mga binabasa natin na talagang nabuhay ang ating Panginoon. Na after that, 500 Christ follow and Paul himself at the same time, nakita din siya ni Paul in Damascus. So, makikita natin na in scripture, makikita natin na totoo na nabuhay ang ating Panginoon. Na ipinakita doon na nag-resurrection ang ating Diyos. Kaya ngayon mga kapatid, ngayong umaga pag-aaralan natin ang the importance of Christ's resurrection in Corinthians chapter 15 verse 12 to 28. Napakabuti po ng Lord. Alam niyo po, tunay na tayo ay sinasama ng Lord. Kasi po nawala yung aming introduction doon sa aming outline. Pero hindi po kaya tayong hadlaga ng Diablo to share His mighty word. At ang Diyos po, ang gawain ng Panginoon, ang patuloy na nagtatagumpay sa gawa ng ating mga kalaban. Kaya wag po kayong matakot mga kapatid. Sabi nga nung ating Reverend Lucio Dutos may kagabi, huwag matakot ang lahat ng mga Kristiyano dahil tayo ay may Diyos na buhay na nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen po ba? So dito po sa ating pag-aaralan, tingnan po natin yung verse 12 to 19. Ito po yung ibig sabihin ng talatang ito,
Christ's resurrection strengthens your faith as Christian. So ang Panginoon, ang pagkabuhay ng ating Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan o katagumpayan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Kaya wag po nating ikatakot ang mga nangyayari, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Huwag tayong matakot kasi kasama natin ang Diyos. Sabi nga, kasama natin ang Diyos, di ako natatakot. So wag tayong matakot, wag tayong mag-alala kasi ang Diyos ang ating kasama sa lahat ng sitwasyon. So makikita natin in this verse na yung muling pagkabuhay ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, katapangan sa patuloy na pananampalataya na meron tayo. Ito lang ang tanong ko sa inyo mga kapatid. Kumusta ang inyong pananampalataya sa panahon ng pandemic na ito? Matatag pa rin po ba? Gumigewang na ba? O nawawala na? Pero dapat makita po natin ang kahalagahan ng pananampalataya natin sa Panginoon ay isang katagumpayan po para malagpasan natin to. So sabi po dito sa verse, balik nga po natin sa ano. Sabi po dito sa verse 12 ng ating pinagbubulay-bulayan sa umagang ito. Talakayin po natin yung verse 12 to 19. Sabi niya, but if it's preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? So kung titingnan po natin dito, nandoon yung kanilang pagtatalo. Kung titingnan natin, negative ang dating ng site na to. Pero ang titingnan po natin at ang tatalakayin natin yung positive way na makikita natin na ang Diyos ay nabuhay para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. So, sabi dito, but it is preached that Christ has been raised from the dead. How can some of you say that there is no resurrection of the dead? Ano po yung gustong iparating dito nung sumulat? Nung kung ikaw ang sinulatan that time, ano po yung iisipin mo? Na sinabi ito ni Paul na bakit may nagsasabi sa inyo na some say that there is no, na walang resurrection. So kung walang resurrection, wala tayo dito ngayon mga kapatid. Pero dahil may resurrection, nandito tayo, nagkaroon tayo ng panibagong buhay, pag-asa sa Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay hindi nabuhay. Dahil ang Diyos ay buhay hanggang ngayon, hindi namatay ang Diyos. Namatay lang po siya sa katawang tao, pero buhay po ang ating Diyos. Na kung pinakinggan niyo po yung preaching ni Pastor Dong kagabi, makikita niyo po nasaan si Jesus Christ that 3 days nandun sa kaila-ilaliman at talagang pinuntahan niya yung mga makasalanan doon. So doon po natin makikita yung kahalagahan ng salita ng Diyos o yung kahalagahan ng pananampalataya natin at paniniwala natin na ang Diyos natin ay muling nabuhay. In verse 13, sabi niya, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. So kung hindi, kung walang pagkabuhay doon sa pagkamatay ng ating Panginoon, so walang Christ na ma-erase, walang Panginoon na maitataas. Pero praise God, sa panahon ngayon o sa panahon nila, nakita din nila na ang Diyos ay nabuhay. Nakita natin na tayo din ngayon sa panahon natin ngayon na nandun yung pagkabuhay ng ating Diyos. And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. Tingnan niyo po ah. Ang sabi dito ng sumulat at gustong ipaabot dito ng sumulat ng Corinthian, kung ang Diyos daw ay hindi nabuhay, walang halaga yung ating pagpapatotoo o walang halaga yung ating pagtuturo o walang halaga yung pagsishare natin ng Word of God kung hindi nabuhay ang Diyos. Pero dahil nabuhay ang Panginoon at nakita natin na ang Diyos ay buhay,
ang lahat ng ating ibinabahagi o ang lahat ng ating ipinatutuo ay totoo. Amen po ba? So makikita natin yung kalahagan. And we apostles would all be lying about God. Imagine, sabi ni Paul dito, kung ang Diyos ay hindi nabuhay, so ibig sabihin, lahat ng sinabi ng apostle, lahat ng ipinrapisize, ay hindi totoo. Hindi po pwede na hindi magiging totoo yung pinrapisize because from the beginning, from Genesis to Revelation, God is there. Nandun po ang plano ng Diyos sa buong mundo at sa kanyang mga nilikha. So, and we apostles would all be lying about God. For we have said that God raised Christ from the dead, but that can be true is there is no resurrection of the dead. So imagine, kung ikaw ang ginamit ng Diyos, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, kamukha nila Paul, kamukha nung ginamit ng Panginoon, kung hindi totoo na nabuhay ang Diyos, ibig sabihin, they are telling lie. Pero hindi naman sila nagsalita ng nagtuturo ng mali. Kahit tayo, dapat hindi tayo magtuturo ng mali sa panahon natin ngayon. In verse 16, if there is no resurrection of the dead, the Christ has not been raised. Kung wala daw na muling pagkabuhay, ibig sabihin, hindi nabuhay ang ating Diyos. Ibig sabihin, hindi siya muling nabuhay, pero nakita natin kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. And if Christ has not been raised, then your faith is useless. Ito po yung mahalaga, di ba? Kung hindi nabuhay ang Panginoon mula sa kamatayan, ang pananampalataya natin ay walang halaga. Di po ba? Naniwala tayo na si Kristo ay Diyos. Tinanggap natin na si Kristo ay Diyos. Tinanggap natin na siya ang magbibigay sa atin ng buhay. So, kung hindi nabuhay namang muli ang Panginoon at hindi mapapatunayan ang salita ng Diyos na ang Panginoon ay muling nabuhay, walang halaga ang ating pananampalataya. Sabi ni Paul, walang halaga ang pananampalataya niyo kung hindi nabuhay si Jesus Christ from the dead. So, and you are still under condemnation for your sins. Sabi ni Paul doon sa mga mananampalataya that time sa Corinth, sa Corinthian Church. Ibig sabihin, ang pananampalataya nyo ay walang halaga at kayo ay patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Pero hindi po yun ang totoo kasi namatay at nabuhay ang Diyos kaya sila ay mawawala doon sa kasalanan na kanilang kinamulatan. The same way with us, mga kapatid. Kung tayo ay pinanganak na makasalanan at hindi natin kinilala ang Diyos at hindi natin tinanggap ang Diyos, still, nandun tayo sa condemnation of our sin. But praise God, we are so blessed or we are so blessed kasi tayo ay naniwala at tinanggap natin ang Diyos. So nawala tayo doon sa condemnation of sin. Tayo ay nabubuhay na may kalayaan, pag-asa sa piling ng Diyos. Na tayo ay may inaantay na darating para sa atin. Amen po ba? And then sabi sa verse 8, in that case, all who died believe in Christ have perished. Diba? Sabi ni Paul, ibig sabihin, kung ang Diyos ay hindi namatay, kung ang Diyos ay hindi nabuhay, so ibig sabihin, ang lahat ng mananampalataya hanggang ngayon, kayo ay naghihirap pa. Diba? Makikita natin yung kahalagahan ang pagkabuhay na mangmuli ng ating Panginoon ay napakahalaga po. And if we have hope in Christ only for this life, we are the most miserable people in the world. Diba mo? Sabi ni Paul, kung ang inyong pag-asa ay nasa Panginoon, kung ang inyong pag-asa ay nasa kay Kristo, tapos sinabi na hindi siya mabubuhay, so, miserable ang buhay na meron kayo. Even the same way with us. Kung ang Panginoon ay hindi muling nabuhay, we are miserable. Walang kwenta ang buhay natin ngayon. Bakit? Kasi wala tayong kapayapaan, wala tayong pag-asa na inintay na merong ibibigay na better life ang Panginoon para sa atin.
So doon natin makikita yung kahalagahan ng pagkabuhay ng ating Panginoon na sabi sa verse 12 to 19, Christ's resurrection strengthens your faith as Christ. Preaching the word of God will be useless without Christ's resurrection. So ang pagbabahagi ng salita ng Diyos without the resurrection of the Lord is nothing. Di ba? Useless. So dahil nabuhay ang Panginoon, nagkakaroon ng halaga ang pagkabuhay ng Panginoon sa ating buhay. And letter B, the apostle will be lying about glad because they teach that God raised Jesus from the grave. Ba? Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kung ang Diyos ay hindi muling nabuhay, so wala pong kagalakan sa ating puso na magbahagi ng salita ng Diyos. Ang kagalakan sa ating puso na magbahagi sa salita ng Diyos dahil alam natin na ang Diyos ay nabuhay para sa akin, para sa iyo, at para sa ating lahat. Di po ba napakasarap ng pakiramdam na alam mo na ang Diyos mo ay buhay, na ang Diyos mong pinaglilingkuran ay buhay, na ang Diyos mo na pinaglilingkuran pag ikaw ay tumawag sa Kanya, Lord, I need these things. I need to heal my sickness. So may sumasagot, may tumutugon sa panalangin mo. Bakit? Dahil ang Diyos mo ay buhay. So makita natin na ang pananampalataya natin ay may kahalagahan. Sabi letter C, your faith will be useless in Christ has not been raised because He has promised to give us a new life. Diba? Pero dahil nabuhay ang Panginoon, ang faith natin ay may halaga. Ang faith natin ay may katuturan. Bakit? Kasi po ang Diyos ay nabuhay na tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay. Diba? Your faith will be useless if Christ has not been raised because He has promised to give a new life. This is a God promise to those who believe and to those who obey His command na mabubuhay ang Diyos para sa'yo, para ikaw ay bigyan ng panibagong buhay na masaya. Buhay na masaya, buhay na may kapayapaan, at buhay na may pag-asa na meron kang Diyos na babalik sa'yo. Na meron kang Diyos na babalikan o meron kang Diyos na tatawagan kung ikaw ay nasa sitwasyon na hindi mo maunawaan o sitwasyon na mahirap, lalong-lalo na sa panahon ngayon, sino ang dapat nating balikan? Ang Panginoon, kasi ang Diyos ay may pag-asa. May pag-asa na ma-healed ang problema ng mundong ito. May pag-asa na ikaw ay i-comfort ng Diyos. May pag-asa na ikaw ay pagtagumpayin ng Panginoon sa panahon ng pandemic. Huwag tayong matakot kasi meron tayong new life para sa Panginoon. If He is not risen from the dead, then He could not give us new life, then our hope is only in this world. Pero hindi po pinlano ng Diyos na ang ating hope ay sa mundo lang ito. Dahil ang plano ng Diyos, pag siya ay nabuhay, tayo ay bibigyan ng panibagong buhay, hindi lang sa mundong ito ang ating buhay, kundi maging sa kabilang buhay, pinlano ni Diyos, ng Lord o ni Jesus na makasama ka, makasama tayong lahat sa Kanyang piling. Amen po ba? Napakasarap po ng buhay na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Na kailangan lang maniwala tayo na si Kristo ay Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya walang pangalan na binigay sa silong ng langit upang maligtas kundi ang pangalan ng Panginoon. Di ba? Ang Diyos lang ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Kung hindi nabuhay na muli ang Panginoong Jesus, hindi rin niya tayo kayang bigyan ng bagong buhay dahil kung siya nga ay hindi nabuhay, muli sa mga patay. Pero nakita natin na muling nabuhay ang Diyos, kaya tayo ay muling binigyan ng buhay ng Panginoon na kasama siya. So makita natin yung kahalagahan ng pagkabuhay ng ating Panginoon
ay isang pag-asa, isang panibagong buhay sa piling ng Panginoon. Kaya kung ikaw kapatid, wala ka pa sa sitwasyon na naniwala sa Panginoon, naniwala kay Kristo na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya ang Diyos na tumubos sa lahat ng kasalanan mo, na siya ang Diyos na umako sa lahat ng kasalanan mo, ang Diyos na inalipusta para sa kasalanan mo, ang Diyos na pinarusahan dahil sa kasalanan mo, ang Diyos na pinako dahil sa kasalanan mo, baka ngayon pwede ka nang maniwala na may Diyos pala na umako sa kasalanan mo, na may Diyos pala na magbibigay sa iyo ng panibagong pag-asa, na may Diyos pala na magbibigay sa iyo ng panibagong buhay. Dahil ang Diyos na ito ang namatay para sa iyo, ang Diyos na ito ang nabuhay para sa iyo. Di po ba napakasarap na namnamin? Lord, salamat. Salamat kasi binigyan mo ko ng pagkakataon na makilala kita, natanggapin kita, na magtiwala sa iyo na ikaw ang aking buhay. And letter E, but there were many witnesses of the resurrection of Christ. Diba, marami, sabi dito, marami ang witness na ang Diyos ay nabuhay. Unang-una si Peter, kung nabasa niyo po, diba si Peter siya yung unang nakakita sa Panginoon, yung nagpakita sa kanya ang Panginoon. After na pumunta doon sila Mary doon sa tomb ng Panginoon, at nung nalaman nila na wala na doon, nabuhay na ang Panginoon, diba, ibinalita nila na ang Panginoon ay muling nabuhay. Muling nabuhay. And then nagpakita ang Panginoon kay Peter that time, even the 11 disciples and 500 followers of Jesus, the apostle Paul himself. So, hindi totoo na hindi nabuhay ang Diyos. Kasi nagpakita siya. Nagpakita siya sa kanyang mga disciple at doon pa sa 500 followers. So, hindi natin pwedeng sabihin na walang witness ang pagkabuhay ng Panginoon. Hindi totoo ang pagkabuhay ng Panginoon. Maniwala po tayo na ang Diyos ay buhay. Maniwala po tayo na ang Diyos ay kayang gawin na baguhin ang buhay mo kung ako nga binago ng Diyos. Ikaw pa kaya hindi kayang baguhin ng Diyos? Wala pong hindi kayang baguhin ng Diyos. Kasi yun ang purpose kung bakit ang Diyos ay sa katawang tao, kung bakit ang Diyos ay umako ng lahat ng kasalanan natin, kung bakit ang Diyos ay namatay, kung bakit ang Diyos ay nabuhay, because of our sin. Because of you. Because of all mankind in this world. Para sa lahat ng tao. Dahil gusto ng Diyos na ang lahat ng ipinanganak na makasalanan ay muling magkaroon ng panibagong buhay at pag-asa sa piling ng Diyos. Kaya huwag po nating sayangin yung pagpapakahirap ng Diyos para sa ating lahat. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na pwede nating tanggapin ng Diyos sa ating buhay, magtiwala tayo sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Kasi ito po lalo na yung panahon ngayon, mas lalo tayong lumapit sa Lord, mas lalo tayong magsaliksik ng salita ng Diyos, makilala pa natin ng Diyos kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Kaya huwag tayong mawala ng time to seek the Word of God. Diba sabi nga doon, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sabi ng Lord, kung ikaw ay patuloy na magsasaliksik ng salita ng Diyos, patuloy na makikilala mo si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. And that time, makakausap mo na sa Panginoon through your prayer that everything your petition ay makakarating sa kaharian ng Panginoon at makakarating sa trono ng awa ng Diyos at ikaw ay kanyang pakikinggan. Nakita po natin yung unang puntos ng kahalagahan ng pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagpapalakas ng ating pananampalataya bilang isang tunay na Kristiyano. Kung tayo mga Kristiyano, nangihina, how much more, hindi pa yung nakakilala sa Lord. Sabi nga sa kasulatan, di ba?
Kung ang mananampalataya halos hindi maligtas, paano pa kaya yung hindi nakakakilala at tumanggap sa Panginoon, paano pa kaya silang maliligtas? So ito po yung ating panghawakan na ang pagkabuhay namang muli ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng katapangan, katatagan sa ating pananampalataya. May panghahawakan ka, kapatid, na mayroong Diyos na namatay para sa iyo at mayroong Diyos na nabuhay para sa iyo. Kung paanong pinanghahawakan namin ang pangako ng Diyos, yun din ang panghawakan mo, kapatid. Kailangan lang kilalanin mo ang Diyos. Kailangan lang tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. And verse 20-23, ito yung ikalawang puntos kung ano yung kahalagahan ng pagkabuhay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Christ's resurrection gives you hope for the new life to come. Praise God! Na ang Diyos pala ay nabuhay para sa ating lahat, para tayo ay magkaroon ng pag-asa at magkaroon tayo ng buhay sa ating Panginoon. So sabi sa verse 20 to 23, balik po tayo doon. But there is an order to sin to this resurrection. Christ was raised first, then when Christ come back, all his people will be raised. Di ba nakita po natin doon na yung nandoon yung pagkabuhay ng ating Panginoon, una ang Diyos ay nabuhay. Ang una ang Diyos ang nabuhay, and then babalik ang Diyos para buhayin ang mga naniwala sa kanya. Di ba? Nandun po yung kahalagahan ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Ng ating Panginoon ay hindi namamatay, siya ay buhay sa panahon ngayon, noon at panahon ngayon, ang Panginoon ay hindi namatay. And then after that, the end will come when He turned over the kingdom over to God the Father, having put down all the enemies of every kind. Nandun po yung lahat ng bagay sa mundong ito na talagang binigay ng Panginoon sa ating Diyos, sa kay Kristo, para po tayo ay magkaroon ng pag-asa. At nandun po yung lahat ng kalaban o lahat ng gawa ng masama sa mundong ito o lahat ng ginawa ng Diablo sa buhay natin o sa buhay ng mga mananampalataya, ito po ay lahat ay magkakaroon ng kaparusahan at ito ay mapapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos po ay hindi kayang daigin ng Diablo. Walang kapangyarihan ang Diablo para sa mga anak ng Diyos. For Christ must reign until He humble all His enemies beneath His feet. So nandun po yung nabuhay ang Diyos. Nabuhay ang Diyos sa buhay, nabuhay ang Diyos at tunay na ang lahat ng kaaway ay inilagay ng Diyos sa kanyang paanan. So Christ's resurrection gives you hope for the new life to Christ. Letter A, Christ is the first of the many souls who will raise to life again. Di ba? Nakita po natin na ang Panginoon ang unang nabuhay sa lahat. So siya yung unang nabuhay na binigyan ng Diyos na mabuhay muli. After Christ, the next resurrection will be the believers in Christ. So after ng pagkabuhay ng Panginoon, ang lahat ng mga naniwala sa Kanya at lahat ng sumunod sa Kanya ay bubuhayin uli ng Panginoon. Sabi niya, the resurrection will be the believers in Christ at the second coming of Christ. Diba? Kaya yung pag-asa na kailangan mo ngayon,
o yung pag-asa na dapat na pinaghahawakan mo, talagang iintayin mo yung pagbabalik ng Diyos. Kasi yun ang pangako ng Diyos dun sa verse 21 to 23. Sabi nga dun sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, says, "For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead is Christ will rise first." Diba? Ang lahat ng naniwala at sumunod sa Panginoon na mga namatay na, sila yung unang bubuhay ng Diyos after na si Kristo ay nabuhay, siya la ay bubuhay ng Diyos at yung mga buhay ay isusunod ng Diyos at yun ang pangako ng Diyos, babalikan ka ng Panginoon. Babalikan tayo ng Panginoon. Kaya meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Panghawakan mo yon kapatid, na ikaw ay mayroong pag-asa sa piling ng Diyos. Kaya ang buhay po natin ay napakahalaga sa panahon ngayon. Lalong-lalo na sa lahat ng mga mananampalataya, isipin mo na pwede kang may gawin sa panahon na to na ibaghagi ang salita ng Diyos at magpatotoo na si Kristo ay buhay at si Kristo ay nagbigay ng pagbabago at panibagong buhay sa iyo. Ito po ang pag-asa natin na tayo ay bubuhaying muli sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. May pag-asa. May pag-asa na tayo ay bubuhayin ng Diyos at yung mga namatay na ay bubuhayin ng Diyos. Ito po yung kahalagahan ng pagkabuhay namang muli ng ating Panginoon. Nakita natin na ang bawat isa ay may pag-asa na kinuha ni Paul sa Corinthian Church. May pag-asa sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. The same way with us. We have hope sa pagbabalik ng ating Panginoon. At sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng pagkakataon na balikan tayo ng Panginoon na tayo ay isama sa Kanyang kaharian. Ang plano ng Diyos sa sanlibutan o bago palikhain ng Diyos ang sanlibutan at sangkatauhan, ang plano ng Panginoon, kasama tayo forever. Not only in this time, or not only in this world, but in heaven also, gusto ng Panginoon na tayo ay Kanyang makasama. Kaya yun po ang mithiin natin, mga kapatid, na tayo ay mapasama sa kaharian ng Diyos. Na ang Diyos ang magiging pastol natin pagdating ng panahon. Wala nang gutom, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang hinagpis, wala nang uhaw. So wala nang mga bagay na dapat nating pagkakasayahan kung tayo ay nasa piling na ng Diyos. Nandun na yung puro pagpupuri na lang sa ating Diyos ang ating gagawin. And verse 24 to 28, ito po yung ikatlong puntos na makikita natin kung ano ang dahilan kung bakit nabuhay ang ating Diyos. Christ's resurrection proves the deity of Jesus Christ. So ang pagkabuhay ng Diyos ay ni Kristo ang makikita natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoon na siya ay nabuhay, na siya ay nabuhay sa pamamagitan ng para tayo ay maibigyan ng panibagong buhay. Jesus will hand over the kingdom to God the Father. So nasa mga kamay ng Panginoon ang kapangyarihan. Diba sabi nga nang nagtagumpay siya at siya ay ginlorify ng Diyos Ama na kumbaga ang isang anak pag nagtatagumpay kinukongratulate ng magulang, diba? Na sinasabi sa iyo, "Congratulations anak, kasi napagtagumpayan mo, nakatapos ka, sumunod ka sa lahat ng aking binibilin sa iyo o ina-advise sa iyo, naging matagumpay ka." The same, yung pagsunod ng Panginoon sa ating Diyos Ama, na sinunod niya yung task na binigay sa kanya ng Panginoon, nagtagumpay siya at naipakita natin yung pagka-Diyos ng Lord. Imagine lahat ng pinagdaanan ng Panginoon, hindi po natin kaya yon. Pero dahil siya ay Diyos, na-overcome niya ang lahat ng bagay.
Kaya nga po tayo nagse-celebrate ng resurrection of Jesus because nakita natin yung katagumpayan ng ating Panginoon. Jesus will reign and destroy the last enemy with his death, have his authority over all things. Ang Diyos ay nabuhay para wasakin ang lahat ng gawa ng kalaban sa mundong ito. Diba? Kaya bakit ka matatakot na magtiwala sa Diyos? Eh ang Diyos pala ang kayang sumira ng lahat ng gawa ng Diablo sa gawa ng buong mundo, sa gawa ng kalaban sa buhay ng tao, sa buhay ko ngayon. Ang Diyos natin ang kayang mag-alis ng kasalanan sa atin. Ang Diyos ang naging daan para tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. Si Kristo ang nagbigay sa atin ng kakayahan para tayo ay magtagumpay sa panahon natin ngayon. At nakita natin, kaya niyang i-destroy ang lahat ng kalaban, is death and have his authority over all things. At ang authority na binigay sa ating Panginoong Jesus ay all over all things, sa lahat ng bagay, sa lupa at sa langit, nasa Kanya ang authority na siya ay Diyos. Kaya kung wala si Kristo sa buhay mo, kapatid, wala kang pagtatagumpayan. Pero kung naniwala ka, lalo na yung mga hindi pa naniniwala na si Kristo ay Diyos at makapangyarihan sa lahat, siguro ito yung time na ikaw ay maniwala na si Kristo ay Diyos, na si Kristo ay makapangyarihan sa lahat, na kayang sumira sa lahat ng gawa ng kalaban. Bakit? He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. Na kaya, He is the Alpha and Omega, na kayang i-destroy ang gawa ng kalaban sa buhay mo. Meron kang Diyos, may magtatanggol sa iyo. Meron kang Diyos, kung ikaw ay may karamdaman, may magpapagaling sa iyo. Meron kang Diyos sa lahat ng pangangailangan na kailangan mo sa panahon ngayon. Only Jesus Christ can meet all our needs in our daily life. Ito yung pag-asa na ibinibigay sa atin ng pagkabuhay ng ating Panginoon. This then proved that Jesus is God, who is with God, with all of them reigning as one. Diba? Sabi doon sa verse 28, ito yung nasabi doon, kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglalagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. So ang Panginoong Jesus ang nagngahari sa buong mundo at sa langit man siya ang maghahari. Bakit? All the authority ay ibinigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesus. Kaya tayo mga kapatid, magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa Panginoon at yun din yung encouragement ni Paul sa mga mananampalataya sa Korinto na magpatuloy sila sa pananampalataya at pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Si Jesus po ay tunay na Diyos kasama ang Ama at Espiritu Santo na ngayon at magpakailanman. Siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Diba? Hindi po namatay ang Diyos. Hindi po siya namatay. Siya ay buhay noon, ngayon at magpakailanman. So napakasarap po ng buhay na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Yung kahalagahan ng kanyang pagkabuhay ay napakalaki po ng impact sa buhay ng bawat mananampalataya. Diba? Nakita natin na ang pagkabuhay ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan, nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nakita natin ang pagkabuhay ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nakita natin ang pagkabuhay ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan.
Kaya tayo po, mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na kayang i-overcome anuman ang problema mo, kapatid. Kaya kung ikaw man ay may problema ngayon, kung ikaw man ay may dinadala ngayon, at kung ikaw man ay may hinaharap na suffering ngayon, magalak ka. Sabi ni James, ang lahat daw ng humaharap sa problema, dapat harapin natin ito ng may kagalakan sa ating puso. Dahil ang mga problema, suffering, and persecution ay isang tanda na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Na ang mga pagsubok, problema na meron ka ngayon, ito yung nagbibigay ng kalakasan para ikaw ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Kaya huwag tayong malungkot. Huwag tayong mag-alala. Sabi nga ni Pastor Dong kagabi, huwag tayong mag-alala kung ano ang meron tayo ngayon sa pandemic na ito kasi ang Diyos ay kasama mo. Maniwala ka, kapatid, na ang Diyos ay kasama mo sa umagang ito. Ano man ang iyong suliranin ngayon, kayang ni Lord na ayusin. Kung ikaw ay may karamdaman, kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay natatakot, kung ikaw ay nag-aalala, kaya ni Lord ayusin lahat yan. Ano yung sabi doon, di ba? Kayang i-destroy ng Lord, kayang wasakin ng Lord ang gawa ng kalaban sa buhay mo. Kaya huwag kang matakot, magtiwala ka sa ating Panginoon. So dito sa aking conclusion, kung sa akin po, na nakita ko ngayon, yung kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon, kung ako na nakapakinig ngayon ay hindi pa naniniwala na si Kristo ang namatay para sa akin, at hindi ako naniniwala na si Kristo ay nabuhay para sa akin, kung itong salita ng Diyos ay narinig ko, siguro ito yung time na ako ay maniniwala na si Kristo ay Diyos at makapangyarihan sa lahat. Nang ngayong oras na ito, tatanggapin ko ang Panginoon sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kasi nakita ko yung kahalagahan ng pagkabuhay ng Panginoon. Pangalawa, kung ako ay hindi pa mananampalataya at narinig ko ang salitang ito, kasi sa mga mananampalataya, nakita natin yung kahalagan, di ba? Pagpapalakas. Pero sa hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ito yung time na isusuko ko na yung buhay ko sa Panginoon. Na anuman ang mangyari sa aking buhay, at least alam ko ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Na kung ako sa panahon ngayon, na nakita ko yung pagkabuhay ng Panginoon, makikita ko na ako pala ay magkakaroon ng assurance of salvation dahil sa pagkabuhay na mangmuli ng aking Panginoon. Siguro, ito yung magiging hakbang ko. Una, ikukumpes ko yung kasalanan ko sa Panginoon. Pangalawa, tatanggapin ko ang Panginoon sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At pangatlo, ikukumit ko na ang buhay ko sa Panginoon na ang Diyos na ang maghari sa aking puso, sa aking buhay, at ang Diyos na ang masunod sa aking buhay. Di po ba napakasarap nung mensahe na narinig natin ngayon? Lord, salamat. Nakapakinig ako sa iyo ngayon dahil nakita ko ang kahalagahan ng iyong pagkamatay at pagkabuhay ay buhay na walang hanggan pala para sa akin o para sa buong mundo. Na nakita natin yung kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. So sige po mga kapatid, kung ikaw po ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, siguro po ito yung time na tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo. Unang-una, confess all your sins to the Lord. Pangalawa, accept the Lord as your Lord and Savior. Pangatlo, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon at ang Panginoon na ang maghari sa iyong buhay. Kapatid, kung ikaw man ay handa na tumanggap ngayon, bago ako mag-close ng prayer, magpe-prayer ako ng prayer of acceptance, ariin mo na ang panalangin ito ay panalangin mo ng pagsuko sa Panginoon, na ang panalangin na ito ay isang pagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon, iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Hatigi sa lahat, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Lord.
Sige tayo po ay manalangin at kung ikaw kapatid ay handang tumanggap sa Diyos, kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sa prayer na ito, ariin mo na ito ay panalangin mo, itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon bilang tanda ng pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Sige, sundan mo po ako sa panalangin, kapatid. Panginoong Jesus, sa oras na ito, narinig ko ang iyong mga salita, Panginoon, at ang iyong pagkabuhay ay isang pag-asa at panibagong buhay para sa akin. Kaya sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat mo na po, O Diyos, ang aking pangalan sa aklat ng buhay dahil mula sa oras na ito, ikaw na ang aking Diyos na makapangyarihan sa lahat na masusunod sa aking buhay. Maraming salamat po, O Diyos, dahil ako ay nagkaroon ng pagkakataon para lumapit sa iyo at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, O Diyos, sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa iyo at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw nito dahil nakapakinig ako ng iyong banal na salita na nagbigay sa akin ng pagkakataon na ako ay mapabilang bilang iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Ito po ang samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa umagang ito at tunay po na ang bawat isa ay pinagtagumpay ng Panginoon at ang bawat isa ay binigyan ng pag-asa ng Panginoon at ang bawat isa ay may bagong buhay na sa Panginoon at ang bawat isa ay mayroong pag-asa, kapayapaan at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. At sa lahat po ng nandyan sa bahay, sa lahat po ng nakapakinig, sa araw na ito po ay meron tayong Santa Cena at habang po piniprepararan nyo ang inyong pag-take ng Santa Cena, kung may naghanda po kayo ng biskuit and juice, ang tinapay ay nagsisimbolo sa katawan ng Panginoon at ang juice ay nagsisimbolo sa dugo ng Panginoon. So habang naghahanda po kayo mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa natapos namin pakikinig ng iyong salita. Tunay na kumilos ka sa aming buhay at ikaw po, O Diyos, ang tunay na maitaas at maparangalan. Ikaw po ang mapapurihan sa lahat ng aming ginawa sa umagang ito, O Lord God. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.